magandang umaga, tanghali, gabi sa mga kapwa ko OFW kung nasaan man panig tayo ng mundo. At bago ko mag-umpisa, I would like to say mega shout out to all my subscribers. And thank you very much to all of my new subscribers. And if you're not yet subscribed, please don't forget to subscribe. And don't forget to hit that notification bell and click all so you not miss any new updates from me. Ayan. So nakita nyo naman yung ating maikling pasakalye, no? Yan yung ating nakikita lalang araw-araw. Nakakasawa na. Parang dyan sila abalang-abala. Senado, Kongreso, di ba? Tutok na tutok tungkol dyan sa prangkisa ng ABS-CBN. OFW, tinawag na bagong bayani. Nasaan? Ano na nangyayari? Sunod-sunod, mga namamatay sa COVID-19, distressed, mga nawala ng trabaho, mga nangangalakal. Nasaan na kayo? Puro na lang ba si ABS-CBN ang tututukan ninyo? So bago natin ituloy ito, makita natin ano na ba nangyayari ngayon. Lalo na sa mga kababayan natin sa Middle East at sa iba pang panig ng mundo ng mga apektadong OFWs na para bang baliwala lang dahil mas importante ang ABS-CBN para sa kanila. So, tingnan natin ang mga nangyayari sa kanila bago natin ibigay ang ating kabuuang komento para sa bagay na to. Sabi nga, maraming salamat kay COVID-19 dahil sa pagkakataong ito, marami tayong natutunan, marami tayong nakita, maraming kulay ang lumabas, maraming maskara ang natanggal. At sana, maging daan ito para sa susunod. Alam na natin kung anong dapat natin gawin. Patulad nga na lagi ko sinasabi sa mga dati kong naging vlogs. Tigilan. Ibalik ang dignidad sa sarili natin. Huwag magpasilaw sa konting barya na ipamumudmod ng mga politikong walang kwenta. Kaya umpisa natin. Tignan natin ang ating mga kababayan. Hindi ko na inilagay yung iba pang mga namatay dahil masyado nang nakakalungkot kasing tignan. So, we will go with our short intro and directly to our videos para maiparating sa nakakarami. Sana guys, panoorin ninyo hanggang dulo, i-share, no? Maipakalat natin ng tuloy-tuloy, suporta natin ang isa't isa. Mga kapwa ko OFW, tayo magsusuporta sa isa't isa. Iparating ang boses natin sa kanila. So, join me. Doon baka may mga bagong tapon doon. Doon na lang kayo mag-ano. Nainitan na yan eh. Nasaktan kayo ng tiyan dyan. Noong April, nabigyan po kami ng ayuda ng polo. Hanggang ngayon po, hindi na po kami nabigyan. Sabi po kasi dati, kahit next week, hindi na po rin humingi na tulong. Hanggang ngayon, hindi na po naman nabigyan. At dalawang buwan na rin po kami hindi nabibigyan ng allowance. Puro pangako lang. Kami ng tulong sa isang Saudi po sa what? Dito po nakahingika po kami ng tulong sa isang bila po dito sa what? Nakahingi po kami ng tulong. Mga bila rin po ng mga ibang Pilipino po. Nakahingi kami anong tulong man lang po. Mga Pilipino, marami hanap buhay pa po. Hingyan po namin ang tulong. Ngayon po si Mother po, nakahingi po kami sa kanya. Syukran Mother. Ayun, syukran Mother. Bibigyan na po kami ng tubig. Tapos sarap po kami may mga ganitong Saudi po na tumutulong sa amin. Ayun, nakapagtaka kasi yung pagkaano namin, biglang naglabas yung po ano riyan ng ano, na sarado sila. Ah. So, mahirap ano. So, bali mga 100 kayo dyan, sir, ngayon. Ang dami nila. Kasama yung sa kabilang building.
dami. Sir, manawagan kayo, sir. Iparating natin to sa ano? Kasi kung hindi natin gagawin to, sir, malay nyo, makarating to sa Pilipinas, sa Qatar Embassy. Kasi, sir, magsalita kayo, sir. Nananawagan po kami sa ano, sa Philippine Embassy na sana matulungan po kami dito kasi hirap na rin po kami. May salary pa kami na natira. Yun yung ginagamit namin para matustusan yung mga pagkain namin dito. Pero hindi na yun maglalast hanggang sa susunod na buwan. Hindi namin alam kung ano na yung kakainin namin sa susunod na buwan. President Duterte, kung ano man yung magagawa nyo dyan sa amin dito sa, ano, sa Saudi Arabia, sana mapauwi nyo na lang po kami. Kasi mahirap na rin yung sitwasyon namin dito. May mga kasama po kami sa baba na naka-quarantine na po. Yung iba nag-positive na po. Kaya di namin alam kung ligtas pa kami dito o makakauwi pa kami ng Pilipinas. Dasal na lang kami dito na sana ligtas kaming lahat na makauwi na hindi na lahat mag-positive. Magandang umaga po. Kami po ay empleyado ng Elite Food Company na nandito ngayon sa Al-Hasa po, Saudi Arabia. Relish Burger po ang pangalan ng restaurant na pinagtatrabahuan namin. Kami po ay humihingi ng tulong sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa mga ahensya ng gobyerno na makauwi na sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Abril 1 po nang magsarado ang restaurant na pinapasukan namin dahil sa pandemic COVID-19. Buwan ng Mayo, pinangakuan po kami na pauuwiin na kami ng kumpanya namin. Ngunit hanggang ngayon ay naghihintay pa din kami ng tiket. Angad namin na makauwi na sa Pilipinas dahil sa umaasa lang kami sa mga kababayan natin dito sa Saudi na nagbibigay ng relief goods. Nagbibigay ganyo. Nakakuntang kami po. Sa pagkasama kami dito sa flat na 1-4 at yung hiniling ko lang ng tulong na sana sa sunod maksyonan kagaya yung kay Asi Roderick Asi may sibin mo alas 8 pa lang ng umaga nagpapadala na sa ospital ngayon umabot na ng alas 12 walang aksyon ang ulo at saka embassy. Tawag lang kami. Ngayon, ang sabi, may inaantay. Tawag daw sa ambulansya. So, pagdating sa ambulansya, wala pa rin dumating. Alas 12:30, nakita ko yung si Eric nakaupo. Nakaupo ng alas 12:30. Tangali, isipin mo, alas 11, alas 9, alas 6, alas 11, alas 12:30. 5 oras na kalahati. Walang dumating dito. Nung nakita na sumubsob na ang ulo niya sa sahig, nagpatulong ako, inupo namin. Nung pag inupo namin, nakaihi na siya at saka nakautot siya. Yun lang ang naobserba ng ulo kay Roderick Asi. So, kung sino naman ang gusto mong masasalita, kayo naman dahil ako yun lang ang nagtuwala ko doon kanina o yung pangyayari mo akin si kay Roderick Asi. Magandang araw po. Kami po ay mga cleaners ng Gasman Power Solution Company. Located po sa Albarnik 66 Riyad, GSP. Ako si Medellin Santilla na taga Manila. Meron din taga Cebu at Cagayan de Oro City. Humihingi po kami ng tulong sa ating Pangulong Duterte na may tulungan kaming makauwi na ng Pilipinas. Kami po ay 4 na buwan nang walang trabaho, walang sahod, at may food allowance po kaming binibigay ng agency, pero ang sabi po ng CEO, mismo sa amin, na baka nga daw po ikakalta sa benefits namin. Yun na lang po ang aming inaasahan para may uwi sa aming pamilya. At dahil po mula noong March 15, 2020, wala na po kaming trabaho at sinasahod. Mas tumataas po ang cases ng COVID-19 dito sa Riyadh. Sa isang accommodation, nagalo-halo po lahat kami dito kasama ang mga ibang lahi. Sa sobrang dami namin dito, wala na pong social distancing na nangyayari. Nagpasa na po kami ng complaint sa Polo Riyadh noong March 17, 2020. Pero hanggang sa ngayon, ay wala pa rin update sa reklamo namin. Lahat din po kami dito, expert na rin po ang health insurance namin. Wala ding action hanggang ngayon ang kampanya. Sa kasalamuyan, may nagka-COVID na rin po dito sa kasamahan namin at namatay na rin po.
Kaya nakakatakot na rin po yung sitwasyon po namin dito. Kami po, sampu ng aming mga kasamahan, nananawagan po kami sa ating mahal na Presidente. Presidente Rodrigo Duterte, Polo Riyad Labor, Mr. Dabat Nasser Mustafa, kay Dole Secretary Silvestro Vero, at kay Philippine Ambassador to Saudi Arabia, Mr. Adnan Alonto. Sana po natulungan niyo po kami. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. And God bless po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana matulungan. Ayan. Diba? May nangangalakal. Check sa basura, nagpunta sa Saudi para magtrabaho, nauwi sa sitwasyon na nawalan ng trabaho, naghahanap ng makakain, nangalakal sa basurahan, namamalimo sa mga bahay-bahay, sa mga kababayan natin na mayroon pa rin trabaho. Iba-ibang grupo na nananawagan, Polo, Philippine Embassy, oh, nabalita na meron dyan sa Polo na merong apektado ng COVID-19 kaya kayo sarado. Pero, di ba? Aalisin nyo lang naman sila. Ituloy dapat ang trabaho kasi hindi lang naman yung anim ang kailangan intindihin dyan sa Polo na sasabihin. Oh, apektado. Nakakalungkot isipin. Pero ang dami ng mga kababayan natin ang apektado. Senado, Kongreso, puro na lang ba ABS-CBN ang iintindihin ninyo? Yun na lang ba? Doon na lang ba tayo nakatuto? Wala na bang iba? Ang hirap kasi, oh, may LGBTQ na umihi, meron kaagad kayo Senate hearing. Ito hindi to usapang dilaw, pula, DDS, dilawan o anuman. Pare-pare kayo nasa gobyerno. Gagamitin ninyo ang mga mamamayan para sa inyong political agendas. Sa inyo, Philippine Embassy, POEA, OWA, lahat ng mga ahensya ng para tungkol sa OFW, pag aalis kami, may nasabi pa dati ang Pangulo na bakit nyo kailangan pahirapan yung tao kung nakahanap ng trabaho katulad ng mga direct hire. Ang dami nyo Cheche Boreche na para sa proteksyon ng OFW. Proteksyon na sinasabi ninyo. Diba? Kailangan dokumentado, ganito, ganyan. Ang dami. Ang dami nyo pasakit at pahirap para sa amin. Kailangan dumaan kami doon sa proper agency, gawin ng damay ganito, gawin ng Diba, nag-a-apply nga ng trabaho eh. Kaya nga sabi na nung ibang kasamahan ko, bakit sa Pilipinas ang hirap ninyong umalis? Kami, pag may passport na kami, kaysa namin gusto magpunta, pwede. BI, you know, Bureau of Immigration, magpupunta ka sa labas ng bansa, ang dami nyong tanong, diba? Ang dami nyong Cheche Boreche, bakit ka pupunta doon? Anong gagawin mo doon, diba? Wala ka namang ano. Oh, diba, nag-apply ka, kaya nga may online, diba? Nag-apply ka doon sa kumpanya, hinire ka, ito yung kontrata, hindi ka nadadaan dyan sa mga agency, diba? O pupunta ka doon para maghanap ka ng trabaho, pupunta ng Dubai, pupunta ng UAE, pupunta kahit saan, maghahanap ng trabaho. Or may nakuha ng trabaho, direct, pahihirapan ninyo. Ang dami nyo checking, ek-ek dito, ek-ek doon. Ngayon, sa panahong ganito, ayan, sabi, sinunod lahat yung gusto ninyo, nasan kayo? Gumagalaw-galaw naman pag may time, hindi ka pira niyo sasabihin na apektado rin kayo. Sabi nga kasi, di ba, trabaho niyo yan. Yun ang pananamin yung trabaho namin. Di ba? Hindi pwede ikatwiran lagi yung isang party lang, yung kayo lang lagi. Kahit na mawala yung COVID eh. Ganyan naman kayo eh. Mga Philippine Embassy, Polo, di ba? Mga... Ugali niyo na yan noon pa pag may mga nangyayari sa kapwa Pilipino, sa mga OFW. Andyan kayo. Hindi kayo makontak. May mga telephone numbers kayong ilalapag, hindi kayo makontak, sarado opisina, yung mga empleyado ninyo, sige lang ang cellphone, may mga dapat hingan ng tulong, wala, hindi kayo makapa. PhilHealth, isa ka pa. Ang focus mo, yung masingil. Ayan, may mga, oh, kaya nga tanong namin mga OFW, may sakit, diba? Asan kayo? Sakop ba? Yung gusto nyong mangyaring sisingilin ninyo sa OFW na halaga, diba? Pag nasa ibang bansa, pupuntahan nyo ba? May representante ba ang PhilHealth para alalayan, mapagamot, mapakinabangan ng OFW yung ibinabayad para sa sarili namin? Huwag yung puro kayo pakabig, huwag yung puro kayo tamad, huwag yung puro kayo ano, nakakapagod ng tignan, nakakaawa na, tapos sasabihin,
bagong bayani. Bayani saan? Hindi namin kailangan yung titulong ibinibigay ninyo para maramdaman ko nyari special kami. Pero sa totoo lang, pag may sa gitna ng problema, nasan kayo? Oh, wala kaming karapatan bilang Pilipino. Sinabi na ng presidente dati, bakit mo pahihirapan? Kung nakakuha ng trabaho, hayaan mo siyang magtrabaho doon. Ipag nandoon na, naayos na yung mga dokumento, ipasa, i-record ninyo, tapos. Bakit kailangan maging masyadong maraming mga pasakalye? Yung OAC'ng walang katapusan na noon pa sinasabing alisin na pinagkakakitaan. Diba? Sumusunod naman ang lahat. Pero pagka may problema, nasan kayo? Oh, sige, may natulungan naman kami. Yes, it's better to save one and leave the others. Pero hindi eh. Sabi nga, buhay yung mga kababayan natin na humihingi ng tulong. Gawa ng paraan. Nagsabi ng Pangulo noong nakaraan, yung support ang kailangan ibigay. Yan, sinasabi ko eh. Lahat nasisisi sa Pangulo dahil doon sa mga nandiyan sa baba, no, sa mga ahensya na tatamad-tamad. Kaya panawagan lang, Polo, Philippine Embassy, DFA, POEA, lahat kayo, OWA, no, PhilHealth, lalo ka na, di ba? Pakita nyo ngayon kung paano nyo susuportahan yung mga mamamayan na pinagtatanggol. O salamat, meron isang kababayan natin na nahinga ng pardon doon sa Bahrain. Diba? Pero ibang kaso yun eh. You cannot just focus on one. Ang dami namin, million-million ng OFW. Ako, nagpapasalamat ako kahit papaano, maayos-ayos pa rin yung kalagayan sa gitna ng sitwasyong ito. Pero yung mga kapwa ko OFW, bigyan nyo naman ng puna. Bigyan nyo naman ng pansin. Mas iniintindi nyo, puro kay ABS-CBN, araw-araw na lang, puro yun na lang laman ng balita. Wala man lang narinig sa inyo na nag-arrange kayo ng para na masakapakan ng mga OFW. Kilos-kilos naman, congressman, congressmen, lahat kayo dyan, diba, senado, oh, kilos, galaw, hindi kakayanin na iisang tao o dalawang senador na pinipilit gumawa ng tulong o hakbang. Kaya kayo nandiyan dyan, puro kayo political agenda, puro kayo yung pananaw ninyo, puro kasan kayo kikita. Bigyan nyo naman ng konting paalay sarili ninyo. Pag magagamit ninyo sa politika, ang bibilis ninyong magagawa ng mga Senate hearings. Isang baklang umihi doon sa CR ng babae, naka-Senate hearing agad kayo. Kaya napupunan lahat ng mamamayan eh. Hindi nyo binibigyan ng tamang anggulo yung mga dapat nabigyan ninyo ng tuon at pansin. Huwag naman sanang laging ganon. Nakakapagod ng tignan. Nakakaawa na yung mga kababayan natin. Hindi ko na rin alam kung ano pa bang dapat na ano sa dami ng pumupuna sa inyo, pero bingi kayo halos lahat sa mga ganitong sitwasyon. Kaya sa mga kababayan ko, sa mga kapwa ko OFW, magpasalamat kung sa sitwasyon is nananatili pa rin na nasa magandang katayuan. Kung meron may magagawa tayo para matulungan natin yung ating mga kababayan, gampanan natin. Sabi nga, tayo magtutulungan. No. Bilang kapwa Pilipino, sana naman kung hindi nila magagawa, magkampanan natin sa isa't isa. Ibigay natin yung kakayahan nating maitulong at makatulong. Ako, gustuin ko man, sa isang sitwasyon, malayo ako, nasa gitna ako ng disyerto dito sa Sudan. Hindi katulad ninyo, nakatulad yan sa mga nasa Saudi, nasa syudad kayo, di ba? Madilim gumalaw. Ako, gumagawa ako ng pilit na paraan kung paano makakapagparating. Kaya sabi ko nga, sana sa mga ganitong mga importanteng bagay, matuto nating i-share, ipakalat natin, makarating sa kinauukulan. Huwag masyadong nakatutok dyan sa Facebook, TikTok. O masaya kayo sa kinatatayuan ninyo, wala kayong pakialam sa iba. Wala tayong pakialam sa kanila, maayos tayo. Ano ba naman siya? Bahala sila sa buhay nila. Tanggalin natin minsan yung mga ganong sitwasyon. Paano kung tayo naman ang malagay sa ganong sitwasyon? Hindi lahat ng araw, Biyernes, hindi lahat ng araw, Linggo. Nagbabago, umiikot ang mundo. Kaya sana, isang payo lang, matuto tayong magtulong-tulong, magkapit-bisig tayo sa isa't isa, at sa darating na tamang panahon, gaganti naman tayo sa kanila. Alalahanin ng mga nagbabaliwalang tao sa atin. At sa Pangulo, isang panawagan lang para sa iyo, mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte. I've been a follower from day one, kahit nung hindi ka pa presidente, being a mayor ng Davao. Sana naman, alam ko pagod ka na. Mapapagod ka talaga.
Kung yung mga nakapaligid sa'yo, hindi naman nila ginagampanan yung dapat nilang gampanan. Mapapagod ka talaga. Sa edad mong yan, hindi mo mailalagay lahat sa balikat mo. Sabi mo nga, di ba, yung pagka-incompetent, kailangan alisin. Sana naman, makapili ka naman ng mga matitino. Daming problema eh. DOH, hindi mo matanggal. Yung sa IA, sa, dyan sa dyan si Anyo, yung tungkol dyan sa mga angkas-angkas na hindi maiayos-ayos sa simpleng bagay, mga katwirang ubod ng babaw, mababaw sa isang patak ng tubig sa baso. Pagtatanggalin nyo na po, pagpapalitan nyo na sila. Diba? May mga tao na mga individual, na mga private, na mga tao na po may maraming alam kaysa dyan sa mga tinutuunan ng pansin na yun, makakapagbigay ng mga magandang idea. Dahil yung mga taong privado na nandoon talaga sa lapag at nakikita ang sitwasyon. Sana naman, mahal na Pangulo, marinig mo naman ang sitwasyon na to. Palitan mo na sila. Yung makapaglagay ng mga competent. No, sabi nga, enough na siguro yung nakita sa haba ng panahon dyan sa sitwasyon ng quarantine sa atin. Nang puro lang sila wardi-wardi. Please naman, ang dami na. Buong Pilipinas, apektado mga kababayan natin sa loob at sa labas ng bansa. Sana naman marinig nyo naman kami. Huwag yung puro yung tiwala ninyo sa kanila ang ginagawa ninyong sangkalan. I believe in you, pero we don't believe on those people na walang ginagawa na para gawin ang tama. Nakakapagod na silang tignan. Diba? Kaya sana naman, marinig nyo naman kami. Kami naman yung ano, alam namin gusto nyo kaming matulungang lahat. Alam namin yung ginagawa ninyo para sa aming lahat. Ang problema, yung mga nakapaligid sa inyo, pagkatapos ninyong kausapin, wala lang. Pasok dito, labas dito ang mangyayari. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Patuloy kami susuporta sa inyo. Pero hindi namin kayang suportahan yung mga tao na inilulukluk ninyo sa posisyon at mga tao hindi nyo matanggal sa posisyon. Na hindi namin alam kung ano ba talaga ang kadahilanan. Sana wag masira yung tiwala namin sa inyo sa sitwasyong ito. Dahil sila mismo ang sumisira sa inyo. Maliban pa doon sa mga nasa kabilang partido na pilit kayong pinababagsak. Hindi dito kami para sumuporta sa inyo. Pero sabi ko nga kanina, hindi nyo magagampal nyo na mag-isa kung yung mga ina-assign ninyong tao is wala namang kwenta. Maraming salamat sa mga kapwa ko OFW. Sana maikalat natin patuloy itong mga ganitong klase ng balita, no? Upang makarating sa kinauupulan, magtulong-tulong tayo sa power ng social media na maiparating ito, maikalat ang mga ganitong klaseng video para makarating. Okay lang yung masaya, nagti-TikTok, yung nagpe-face up, diba? Yung mga nasa group-group, yung mga nasa page-page dyan sa ano. Pero sa ganitong pagkakataon, sana bigyan din natin ng pansin yung tayo bilang OFW. Hindi porket hindi tayo apektado, wala na tayong pakialam sa kapwa natin yung OFW. At nga na nasabi ko kanina, ulit, hindi lahat ng araw Biyernes, hindi lahat ng araw Linggo. Maraming salamat po. At don't forget to click like, leave your comments, subscribe. And don't forget to hit that bell and click all so you'll not miss any new updates from me. And again, this is Dadirik talking about the reality of life. As I'm always saying, life is not a problem to be solved, but the reality to be experienced. And now we are experiencing this reality and we have to keep it in mind that we all have our power para mailagay at maiayos ang gobyerno na gusto natin. Hindi tayo pwede puro ngak-ngak lang, pero hindi natin ginagampanan yung karapatan natin para mailagay ang bansa sa nararapat na kalagyan ito, sa sistema ang nararapat para dito. Para sa mga kakaupo ko, OFW, inuulit ko, maraming salamat sa inyo. Pinasampaling man tayo ng mundo, sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, ipagpatuloy natin ang pag-share ng mga ganitong klaseng video para mapukaw ang kanilang atensyon, iparinig natin sa kanila ang ating boses. At ingat. Masyado ng marami ang apektado. Sana naman, magkaisa tayo para sa laban na to. Maraming salamat po. Pagpalain tayo nawa ng pong may kapal.